Yael's POV. Forsake, Mom. I'm not gonna marry that woman ever, I shouted in anger. Don't you dare curse at me, Yael. Ano magagawa ko? Ayaw mo mag-asawa, anak. Malapit ka na mag-30 pero wala ka pa rin asawa. Gusto ko na magkaroon ng apo. Pero paano mo ako mabibigyan kung wala ka pang asawa? Sarkasik kong sagot na akin ni Mommy mula sa tawag. I gritted my teeth and gripped the pen that I'm holding and I'm not a child anymore. I can make my own decisions, Ma. Do not force me to marry that woman because I'm not gonna love her, I said coldly. Tumayo ako sa swivel chair at tumingin sa malaking bintana sa harapan ko. I am not forcing you to love her. Kaya ka kita inarrange sa mga babae para makilala mo sila. Maling mo pagkatapos ng kasal niya, you will fall in love with her, she explained. Bumuntong hininga ako ng malakas. Hinilot ang sentido bago pinatay ang tawag. Mom is really stubborn. Halos araw-araw ito na lang ang pinoproblema ko sa kanya. She always set me up with a date with some ugly girl. May date ka na naman. I glance at Marlo who entered my office while holding a bunch of paper on his hands. He's my cousin on my mother's side. Lumapit ako sa table ko. No, not this time, but more worse. She set me with an arranged marriage, I said full of annoyance. Binaba niya mga papel sa lamesa ko at natawa na mahina. Bakit di mo kasi bigyan ng apo si tita para naman tigilan ka na niya? He said, still chuckling. I rolled my eyes at him and checked the papers. Wanna come with me? Tanong niya pagkatapos na ilang segundo. Saan? Tanong ko at binalingan siya. He smirked. Sa bar. Check siya, POV. Ma'am, ano pong gagawin ko? Sira na yung computer na ginagamit ko. Yan agad ang bungad sa akin pagpasok ko sa trabaho. Kunin mo muna yung laptop sa loob ng opisina ko. Matamlay na. Wika pa. Para akong zombie ko maglakad at alam ko na pinagtitinginan ako ng mga empleyado ko at mga tao sa paligid. 5 oras lang ang tulog ko kaya't alam kong mukha kong panda rito. Di ako naligo pagpasok kaya't alam ko rin magulong buhok ko at sobrang dry. Kumukulong tiyan ko dahil di ako nakakain ng breakfast. Ma'am, di na gumagana yung coffee maker, paano yan? Tanong ulit sa akin. Pumigit ako at kinamot ng makati sa pisngi ko. Sirain mo na. Bored kong ani at nagmamadaling pumasok sa loob ng opisina ko. Konting-konti na lang talaga magiging kalansay na ako dahil sa trabaho kong to. Noong una gusto ko talaga itong trabahong to, pero ngayon pinagsisihan ko na ang naging desisyon ko. Office manager yon, ang nakasabit sa pintuan ng opisina ko. Pero kapag papasok sa loob, mukhang kusina yon sa dumi. Jalay, pakitawag nga yung janitor. Bakit di pa naglilinis dito sa loob ng office ko? Sigaw ko at pabagsak na naupo sa swivel chair. Jalay's head popped up on my door. Ma'am, hindi pa tapos maglinis si Kuya Janitor sa storage room. Mas madumi po itong office nyo kaysa storage room. Sige, tawagin ko na po siya. Sagot niya at umalis. Pinikit ko ang mata ko at nagpahinga saglit pero nabulabog din kaagad iyon. Umayos ako ng upo at pupungas-pungas ang mga mata na tumingin kay Jalay. Ma'am, tinatawag po kayo ni Mrs. Romero? Sabi niya ngunit, bago umalis ay inayos kong itsura ko sa salamin para naman may mukha akong tao bago magtungo sa administrative office. Bumabati sa akin ng ibang katrabaho ko kaya wala akong choice batiin sila kahit di naman yung totoo. Ang ganda mo ngayon, ma'am. Good morning. Pagbati sa akin ng isa pa, peke ako na ngumiti at suminghap. Ha? Ikaw din kaya? Ang ganda mo. Nang suot mo, saan mo nabili yan? Text mo nga sa akin ang link kung saan mo nabili ha. O baka naman sa okay lang yan ha. Ganoon palagi ang araw ko. Sanay na sanay na ako na makipagplastikan sa mga plastic na nasa paligid. Plastic here, plastic everywhere. Nagkalat ang mga plastic sa ospital. Ma'am, pinapatawag niyo raw ko ako? Tanong ko kay Mrs. Romero pagpasok ko pa lang sa loob ng office niya. Nagtaas siya ng tingin sa akin at minuwestra ang upuan sa harapan niya. Sit down first. Naupo ako doon at nakinig sa kanya. Alam ko na hindi ko na magugulat sa sasabihin ko, kaya bibiglain na kita.
Dahil sobrang tagal nang walang sekretarya ng CEO natin, kailangan ko maghanap. Pero dahil nandyan ka lang naman, na alam kong nagmumukha ng mangkukulam sa pagiging aktibo palagi sa trabaho, wala sa sariling napahawak ako sa mukha dahil sa sinabi niya, mangkukulam na ba ang itsura ko? Akala ko, Panda, ipopromote kita para maging secretary ng CEO natin. Sabi niya na nagpatigil ng mundo ko. Ma'am, pero what if hindi ako tatagal bilang secretary ng CEO natin? Tapos palayasin ako sa opisina niya. Ibabalik niyo naman ako sa dating trabaho ko, di ba? Tanong ko habang nakakunot ang kilay. Alam kong pangarap kong mapromote sa mas higher na posisyon dito sa kumpanya. Pero delikado kasi talaga. Ang secretary, halos lahat ng narito'y natatakot sa posisyon na secretary. Wala ka pang isang segundo sa opisina ng CEO, wala ka ng trabaho agad. You're fired, bitch. Oo, ibabalik din kita sa office management kapag hindi ka magtatagal as secretary. Huwag kang mag-alala. Magtatagal o hindi ka man magtatagal sa secretary, dadagdagan pa rin ang sahod mo, 10K a month. Sabi niya at wala sa sarili, napatakip ako sa bunganga ko habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Ano? Inis niyang tanong nang hindi ako nagsalita. Ma'am, ang baho ng hininga ninyo. Hindi po ba kayo nag-toothbrush? Prangkang tanong ko at nagmamadaling tumayo para lumabas sa opisina niya. Nagtitili-tili ako paglabas ng opisina at agad na nag-text si Paloma. Bar tayo, libre ko. Guess what? Napromote ako, be. Malakas sa sigaw ko kay Paloma. Pagkaapa ko sa loob ng bahay niya. Giniwian niya ako at naglakad pabalik sa couch. Tinuloy na ang pag-aayos niya sa mukha. Sino naman nag-promote sa'yo? E mukha namang may nainom na maling gamot. Sarkasiko niyang tanong pero hindi ko siya pinansin. Sumayaw ako sa salas nila at habang hinihintay siyang ayusan ang pangit niyang mukha. Ganyan talaga ang pangit na mukha kapag natagal ayusan pero magandang mukha mo. Mabilis lang. Madami ka pa kasing tatakpan na kapangitan sa pangit na mukha kaya matagal. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya sa akin nang matapos siya sa pag-aayos. Tinignan ko naman ang suot kong fitted na black dress long sleeve at black sock boots. Wala, trip ko lang at tinignan ang blue jeans at white top niyang suot. O ikaw, bakit ganyan ang suot mo? Balik kong tanong. Ngumisi siya. Good girl ako ngayon dahil may jowa ako. She said and I rolled my eyes. Sabay kaming pumunta sa kotse niya at siya naman ang nag-drive papunta sa bar. Kakatanggap ko lang ng naunang sweldo, kaya't habang may laman pang wallet ko, lulubos-lubosin ko na. Di bali nang magkamatis ako tuyot mamang gabi. Mali mo naman makahuli ako ng afam na gwapo dyan sa bar tas mayaman pa, diba? Habang papunta nga kami sa bar, hindi mawala sa isip ko ang mga magulang ko. Matagal na silang patay pero nasa isip ko pa rin sila. Bata pa lang ako, pinatay na sila sa harapan ko mismo. Silang dahilan ba't nagtatrabaho ako na maayos ngayon dahil bala kong kumuha ng lawyer at private investigator sa kanila. Gusto ko makuha ang hustisya sa pagkamatay nila. Nakita ko nga kung paano sila namatay. Di ko naman naalala kung sino yung pumatay. Dalangin ko na lang sa Diyos na hindi maldito yung boss ko bukas para di niya ako palayasin sa opisina niya at matanggal sa posisyon na secretary. Mas malaki kaya ang kita doon kaysa office manager. Nagmumukha na ako mangkukulam at panda sa office manager pero di ko pa rin afford ang Chanel sa sweldo ko. Sa dami ba namang bayaran sa kondo ko? Sabay kaming namabas sa talos magtakbuhan kami papasok sa loob ng bar dahil sa excitement at tuwa. Finally, makakapagsena ulit ako. Diretso kaming pumunta sa counter at doon umorder. Dalawang whiskey, sabi ko sa bartender at tumango naman to. Bumaling ako sa katabi ko at nang makitang nakikipagharutan na siya sa jowa niyang nasa harapan namin, sumigaw ako. Hoy, easy lang mga friends, kakarating lang natin. Sigaw ko dahil sa malakas sa dugtog sa paligid. Ginisihan lang ako ni Paloma at pinagpatuloy ang ginagawa. Umirap ako sa kanila at nilagok ang dalawang whiskey. Nag-order pa ako dalawa para uminit ang katawan ko. Sinipsip ko ang lemon sa gilid bago nilagok ang dalawang whiskey ulit. Aalis na ako. Paalam ko sa dalawa na di pa rin tumitigil sa paghahalikan. Iikot-ikot ang mata kong lumapit sa dance floor at sumayaw doon. I swayed my hips while dancing to the beat at nakapikit ang mga mata. Hey baby, you are so beautiful. My eyes opened.
when I heard a breath on my neck. Binalingan kong lalaki at napangiwi na makita ang itsura niya. Gwapo naman siya, pero ang baho ng hininga niya. Wow! Ang bango ng amoy ng bunganga mo, kuya! Malakas na sabi ko at napangisi nang makita na nawala agad ang ngiti niya sa sinabi ko. Sorry, not my type. Marami pang lalaki ang sumubok na lumapit sa akin pero inilingan ko silang lahat. Yung iba sa kanila amoy alak at sigarilyo pa ang bunganga kaya hindi ko mapigilang lumipat ng posisyon habang sumasayaw. I was enjoying the music when a hand slid on my hips and electricity ran down my spine. Naparunok ako pero nagpatuloy pa rin sa pagsasayaw. Pero nang maamoy ko ang hininga niya sa leeg ko, ay nagwala ang loob ko. Alone? He asked with his husky voice. Kinagat ko ang labi at tinagilid ng ulo para makita ang mukha niya. Para akong nawala ng hininga na makita ang mukha niya. He is handsome. Wala sa sariling napatingin ako sa mapapula niyang labi. Yeah, sagot ko habang di maalis ang tingin sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang bumaba ang kamay niya sa bewang ko at marahan yung pinisil. Really? Pagmamaang maangan niya at mas nilapit ang katawan. Nag-init ang loob ko. Di ko na napigilan ang sarili ko at hinalikan siya. Naramdaman ko ang pag-isi niya bago ko halikan pabalik. Yael's POV. I smirked as I passed through Marlo's car. Mas binilisan pa ang pagdodrive hanggang makarating ako sa bar. Agad akong pumasok sa loob at naupo sa VIP lounge. The bartender asked what I want. Vodka, I said shortly. Tumango siya at umalis para kunin ang in-order ko. Everyone is going wild inside the bar. Yung hindi mo na malaman akong hinintay sa labas? Bungad sa akin ni Marlo nang makapasok siya sa loob. Nakangisi lang akong inirapan siya at tumingin sa paligid. The music is really loud. Here's your order, sir. The bartender said and placed the bottle of vodka at the small table. Agad ako nagsalin sa baso at uminom. While drinking, iniwan naman ako mag-isa ni Marlo para kumuha na naman ng babae. Ni isang araw, hindi pa siya tigang dahil active ang make love life niya at sanay na ako doon. I'm also active in my make love life but it doesn't mean na pupulot na ako ng babae sa paligid para ikama. Mapili ako sa babae, lalo na kapag nakita kong mukhang madumi sila. It's easy to identify if they are dirty. Kapag makapalang makeup, natural madumi na. Pero kapag slight lang, alam mong malinis siya. Well, di lang naman sa mukha ako bumabase, pati na rin sa amoy. I hate strong perfume. Masakit sa ilong. I would prefer natural scent. I drank more than 2 shots before growling. Hi! A flirty voice filled my ear. I looked at the woman from head to toe and eventually got disgusted. Yeah, she's actually pretty. But what kind of scent is that? She smells liquor. Nakakadiri. I looked at her deadly kahit napatigil siya. Get lost, I said without emotions. Agad naman siyang lumunok at nagmamadaling umalis sa harapan ko. Kabababa ko pa lang ng shot glass nang may magsalita ulit. Hey, daddy! A girl giggled behind me bago lumapit papunta sa harapan ko. She sat on my lap without my permission and I groaned. You are so handsome. Let's have make love, she said. Imbes magsalita, tinula ko ang mukha niya at nadapa ito sa sahig. Ininom ko ang huling shot ng vodka at umalis sa pwesto. While I was walking towards the exit, I spotted something. A woman who's dancing and swinging her hips. I licked my lips and stared at her face. She's indeed beautiful, but I wonder what's her scent. Should I have her? She swung her hips side to side while her hands are roaming to her body. Di ko na malayan, palapit na pala ako sa kanya. I can't stop myself from walking towards her. She's too beautiful to stop myself. Her long hair are swinging with her body as she danced to the music's beat. Lumapit pa ako sa likod niya. I smell her. She smells like flower. Naramdaman ko ang pagtigil niya. Mas sumigpit ang hawak ko sa bewang niya. I pulled her body closer to mine and smell her again. Alone? I asked with my low voice. She glanced at me and I was even too stunned to speak when I saw closely her eyes. She stared at my lips and I stared at her. Badly wanna kiss it? Yeah? Sagot niya pabalik habang mariin pa rin ang titig sa akin. Really? I said innocently and even pulled her body closer to mine. Mine? I could see the way her face turned to red as she stared at me. I opened my lips when she claimed my lips.
Gumisi ako pero hinalikan din siya pabalik. Pinangko ko siya kagad at mabilis na naglakad paalis sa loob. Pumasok kami sa loob ng elevator and I took the opportunity to slam her to the wall. Patuloy lang ako sa paglalagay ng marka sa panga at leg niya hanggang sa bumukas na ang elevator. Pinangko ko siya ulit at binilisan ang paglalakad papunta sa VIP room. I don't usually make love someone in this room. This is where I always stay every time. I don't want to go home. Mabilis pa sa alas 4 kong binuksan ang pintuan at pumasok doon. I threw her little body to the bed and goes on top of her as she stared at me still gasping for air. I lean down and catch her lips again. Her lips are addicting. Habang hinahalikan siya, ay pinunit ko ang damit niyang sagabal. Sinunod ko pa ang panloob niya. I pulled it out from the kiss and stared at her body. She is the most pretty woman I have ever seen. At hindi ko napigilan ang aking sarili at inangkin ko na ang babae. This is gonna be a long night. Trickshot's POV. Nagising ako dahil sa sakit ng hita ko. Pupungas-pungas ang mata kong binuksan ang mga mata at humikab. I turned to my side so that I can stretch my body but the face filled my view. Para kong tanga habang nakatingin sa napakagwapong mukha na nasa harapan ko. I blinked rapidly while still confused. Nahulog ang pangako nang maalala ko kung ano ang nangyari kagabi. Tinignan ko ang paligid at napansin kong wala ako sa kwarto ko. Sinilip ko ang katawan ko sa loob ng kumot at nakita wala akong saplot, pati ng lalaking gwapo na katabi ko. Wala siyang saplot oh, Lord! Kinalma ko ang sarili ko at tahimik na huminga ng malalim. Akmang uupo na ako, pero dahil sa kamay na nakadagan sa tiyan ko, ay hindi na ako makaupo. Bigat ng kamay nito, akala mo kung 100 pounds. Tumamanga nga ako saglit habang hindi pa rin makapawaniwala sa mga nangyayari. Masakit ang buo kong katawan, lalo na ang sa gitna ng hita ko. Masakit din ang parte ng leeg, panga at legs ko, labi. Dahan-dahan akong tumayo at sinilip muli ang lalaki. Well, not bad. Gwapo naman siya kaya okay lang. Mas okay ng gwapong makakuha sa akin kesa naman sa pangit. Pinulot ko ang damit at napasinghap nang makitang sira-sira ito. My God, this man is too wild. Kinuha ko lang ang pantalon at ang black long sleeve niya para suotin. Bahala siya. Siya nagsira ng damit ko kaya dapat siya rin ang magbabayad. Kinuha ko ang cellphone sa tabi ng kama at binuksan ito. Tadtad ng text at missed calls galing kay Paloma ang bumungad sa akin. Uwi na tayo. San ka na ba? Hoy, hoy. Ginahasa ka na dyan. Send location, ASAP. Tatawag na ba ako ng polis? O baka naman nakipag-make love ka lang? Be, umaga na. Nasaan ka na? Tatawag na talaga ako ng polis. Pumunta ako police station. Sabi 24 hours daw dapat na nawawala bago mag-report. Reply ka naman. Kinakabahan na ako eh. Nagtipa kagad ako dahil baka alalang-alala na siya sa akin. Pauwi na ako. Blooming ako pag uwi ko. Gwapo nang nakabitak sa cherry ko. Nagmamadali ako sa pag-aayos ng gamit. Kinuha ko ang 5,000 sa wallet ko at dahan-dahan nilatagyan sa tabi ng gwapong lalaki. Humabol pa ako ng isang kiss bago nagmamadaling lumabas sa kwarto. Sayang eh, once in a lifetime na nga lang ako makakakita ng gwapo, sasayangin ko pa ba? Nagmamadali din ako sa pag-alas sa bar at tumawag ng taxi. Hinilot ko ang legs ko at habang nakaupo ako sa backseat. Ang sakit talaga. Ang wild ni kuya mo. Pagbalik ko sa kondo na andon din si Paloma. Pabalik-balik at naglakad. Na makita niya ako, binatukan niya ako sa ulo. Hindi nga siya nagjo-joke nang sinabi niyang nag-report siya sa police. Station, first day mo. Tapos, pinaputok mo yung cherry mo? Bahala kong maglakad pa ika-ika sa harapan ng boss mo. Tingnan natin kung di ka i-fire ka agad. Pagalit pa niya sa akin. Tsaka hindi mo man lang ako tinext. Para naman hindi na ako naghintay sa'yo sa bar. Magdamag. Naabutan pa ako ng 3 AM noon dahil sa'yo. Yun pala, nagpapakasarap ka na. Sa susunod, huwag mo na akong aayain ha. Sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Bahala ka dyan. Wala akong tulog. Sabi niya at nahiga sa maliit na couch ko.
Umiling na lamang ako at mabilisan ng naligo. May isang oras pa ako para pumasok. First day ko ngayon kaya't kailangan kong maging professional. Baka kapag chismisan ako sa kumpanya, eh maging celebrity pa ako dun. Baka Jessica Soho ko pa ako. Baka mamaya magulat na lang ako, lalabas na ako sa international news. Katakot yun. Habang nasa shower, di ko mapigilan na mapapikit. Habang inuhugasan ang harapan ko, mahapdi at masakit talaga. Ang dami kong heki, lalo na sa leeg. Problema ko tuloy kung anong isusuot ko. Sa huli, nakapag-desisyon ako na magsuot ng turtleneck at black jeans. Nilagyan ko na lamang din ng band-aid ang pangako kung saan naroon ang heki. Dalawang band-aid ang ginamit ko dahil ang dami. Ginamit ko pang panghiwa yung baba ko kahit nagkasugat-sugat yung pangako. Di ba yun yung palusot ko mamaya kapag may nagtanong sa akin kung ano nangyari sa pangako? Sayang nga hindi ko natanong pangalan niya para man lang na-add ko siya sa FB. Para naman ma-message namin na isa't isa. Willing naman ako kung gusto niya ng part 2. Kung gusto niya pa part 3, I'm willing. Aalis na ako. Bye! Sabi ko kay Paloma at umalis na ng condo. Ginamit ko ang sasakyan niya dahil pinahiram niya naman. Share your blessings! Na makapunta ako doon, wala pa raw ang CEO. Wala ko ibang ginawa kundi ayusin na lamang ang schedule niya ngayong araw. Nalaman ko rin na ang pangalan pala ng CEO namin ay Yael Hilario. Sir Yael, hindi ko pa po nakikita ang mukha niya. Pero dahil mukhang gwapo naman ay pangalan, sige na lang. Hope na gwapo siya. Ilang oras nang lumipas pero wala pa rin siya. Ano ba yan? No choice kundi maglaro ng Angry Birds sa cellphone ko. Yun na lang ang nag-iisang game sa phone ko eh. Dahil hindi ko na masyado nagagamit yung phone ko. Kasalanan yun ni Jelay. Check siya. Nandiyan na si sir. Pinapatawag ka. Nang marinig ko ang anunsyo ay mabilis pa sa alas 4. Binitawan ang cellphone ko at inayos na ang sarili ko. Kaya mo yan, self? Trust lang, hindi ka confident. Napatigil pa ako sa pagpasok dahil huminto na yung babae na tumawag sa akin kanina. Hindi ko alam kung ano ang name niya. Hindi naman ako chismose eh. Huwag kang maging flirty kay sir. Ayaw niya sa mga makakating babae kaya kung ayaw mo na ma-fire na ilang segundo lang, huwag mong lalandiin si sir. Aba, tiningnan ko siya ng masama pero agad siyang umalis. Mukha ba ako malandi? Umirap ako at pumasok sa loob ng office ni sir habang nakangiti. Hi sir, good morning. Abot hanggang mata ang ngiti ko pero nang makita ko kung sino nasa loob agad na nawala ang ngiti ko. Siya yung lalaking nakasama ko kagabi. Yael's POV. I woke up and groaned loudly. Umayos ako ng upo at hinilit ng sentido ko upang mapabuntong hininga lang. Akmang aalis ako sa kama ko na may mapansin. Inikot ko ang tingin sa paligid at napatigil na mapansin na wala ako sa kwarto ko. Nangunot ang noo ko habang nakatingin sa mga kalat na damit sa sahig. What? Bulong ko. Inalala ko ang nangyari kagabi. Uminom lang ako pero nakita ko yung babae. Hinalikan ko siya at nauwi kami sa pagtatalik. Napatingin ako sa tabi ko pero wala nang babae doon. Nahulog ang pangako na makita ang 5,000 peso bill naroon. I was too stunned to speak. Ano ang akala sa akin ng babaeng yun? Bayarang lalaki? Pagkakahong natawa at tinapon na ang 5,000 sa kama. Hinanap ko ang damit ko pero wala iyon sa sahig. She even stole my shirt. Bumalik ako sa kama at naupo para lang ikalma ang sarili. Wala sa sarili ako napahilig sa kama kung saan doon humiga ang babae. A smirk for my lips when I saw the red stain on the bed. Nahiga ako sa kama at tumingin sa ceiling. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. She's indeed beautiful, but how dare her to leave me after what happened? Napatingin ako sa baba at nakita, nakatayo pa pala ang harapan ko. Tinawagan ko si Marlo at inutusan siyang magpadala ng damit sa akin. Habang nasa loob ng banyo, hindi maalis sa isipan ko ang babae. Hindi ko rin alam kung ba't ganito ang nararamdaman ko. I want her to stay, pero umalis siya. Kung tutusin, dapat nga ako maging masaya dahil ayokong nakakatabi akong babae sa paligid ko kapag natutulog. After I make love, I leave them. Pero iba ang nangyari sa akin ngayon. That woman left me instead.